Ang ating pong babasahin ngayon ay sa John 10:19 hanggang 21 sa English Standard Version. There was again a division among the Jews because of these words. Many of them said, "He has a demon and is insane. Why listen to him?" Others said, "These are not the words of one who is oppressed by a demon. Can a demon open the eyes of the blind?" So, nawa po ay dagdag ng Panginoon ang pagpapala sa pagbasa sa kanyang salita. Ang ating po na ngayon ay pamagat sa ating pangaral ay Jesus' Shepherding Claim Ignites the Hearts of Those Who Came. So, bago po yan, noong pong Biyernes, no, February 9, yung pong Chinatown Center ay nag-host ng inaugural ceremony ng Chinoy Festival 2024. Ito po ay isang cultural event celebrating the Chinese New Year. The ceremony was graced by the presence of our esteemed city officials, Mayor Lucilio Bayron and Vice Mayor Maria Nancy Socrates. And speaking of which, Chinese New Year is a cultural and traditional celebration that marks the beginning of a new year according to the lunar calendar. Hindi po ito religious festival, but it has some elements that are influenced by ancient beliefs and practices, kagaya po ng ancestor worship, astrology, and superstition. A quite number of few Chinese Christians continue to celebrate Chinese New Year as a way of preserving their ethnic identity and heritage, as well as enjoying time with their family and friends. Kaya lang, they also seek to honor God and follow biblical principles in their celebration. Kaya iniwasan lang yung mga practices na contrary sa kanilang pananampalataya, kagaya ng idolatry, as well as yung fortune-telling, yung materialism. Gumagamit din sila ng occasion na yan to share the gospel and the love of Christ with their relatives and neighbor. So, as a Christian, I respect the cultural and the cultural diversity and anything pertaining to that sa ating society, but I chose not to participate in the celebration of Chinese New Year, even if I have Chinese heritage. Sapagkat ang aking identity as a follower of Christ is not compatible with any festival that would compromise my faith. I believe that the gospel is relevant for all people at all times, regardless of the seasons or festivities. There are only two ways of living in this world, either for God or against Him. And this is the main message of our text today, na hinango natin sa John 10:19 hanggang 21. At dito sa eksena na ito, muli ang mga Hudyo ay nagkaroon ng division. And some of the unbelieving Jews who heard Jesus pronounce a twofold judgment laban sa kanya. Ang sabi nila sa verse 20, at hindi na nakalagay doon sa text natin, siya ay merong dyablo at siya ay nasisiraan ng ulo. And it was a notion of the Jews that madness or destruction was from the devil. And therefore, these two are here joined together, having a devil and being mad. Meron silang, sa kanilang tradisyon, merong espiritu na tinatawag lang kasasit, yun ang pangalan ng evil spirit. Nasabi nila, na nag-aalis ng unawa sa tao, at yung under the influence of such a demon, ay yun nga, nasisiraan ng ulo. Since Jesus Christ is the door, eh talagang maasahan natin na magkakaroon ng divisions. Because a door shuts some people in and others out. He is the good shepherd and the shepherd must separate the sheep from the goats. At ang mga salitang ito ng Panginoong Jesus ay nagbubukas sa atin ng variety of concepts which dealt with a future reckoning. Ano-ano po ito? Judgment Day. Judgment Day. There will be a day when God will judge every individual based on their actions, thoughts, and faith. At ang event ito ay kalimitang tinatawag na Last Judgment or Day of Reckoning. Pangalawa, yung heaven and hell. Yung outcome ng judgment na ito ay nagdedetermina kung ang tao ba ay gugulin niya ang kanyang panahon doon sa eternity in heaven, in the presence of God, or hell, separated from God. Pangatlo, yung resurrection. Because on the day of reckoning, all people, both the living and the deceased, will be resurrected. At ang muling pagbangon na ito ay essential for the final judgment. At meron pa yung tinatawag nating accountability. Pang-apat po ito. Yung future reckoning ay nagbibigay ng diin sa individual accountability. Each person's deeds, intentions, and faiths will be scrutinized. Mercy and justice. God's judgment
is seen as both merciful and just. Samantalang yung biyaya ng Diyos ay nag-o-offer ng forgiveness and salvation, justice demands an account of our lives. Kaya yung balance sa pagitan ng mercy and justice ay central sa konsepto ng future reckoning. At yung pang-anim ay eschatology, a study of the end times. So eschatology includes discussions about the second coming of Christ, the resurrection, the final judgment, and the establishment of God's eternal kingdom. Although, ang iba't ibang mga Christian denomination ay may magkakaibang interpretation sa usapin ng eschatological events. Now, maraming mga tinatawag nating aspersions ang naranasan ng mga Kristiyano ngayon. Ito ay nangyayari since the spirits who control those unbelievers then are the spirits who manipulate unbelievers today. Kaya kung nakatanggap ka ng the same treatment, don't be downcast. It's a proof of the Spirit of God is in you. Kaya bilang pag-ingat, it is impossible to be neutral about the Lord Jesus Christ. For what we believe about Him is a matter of life and death. Ngayon, ano po ang mensahe na makukuha natin sa text? Ano po ang mensahe natin? As the Good Shepherd, the Lord Jesus' claim steers a reaction twofold, determining future reckoning as not a tale, but already foretold. Yung claim ng ating Panginoon ay nagdi-demand siya ng reaction or response. Magito man ay favorable or intolerable. Kasi sa future reckoning, tawag natin po sa Judgment Day, ang mga tao sila po ay lilinya sa dalawa. No? There will be only two lines. Gaya na po ng sinabi doon sa Mateo 25:31-46. Nung ang Panginoon Jesucristo ay nagkatawang tao, ipinanganak siya, eh, doon natin nalaman, sapagkat siya galing sa langit, galing sa eternity, ay sa kanya natin nalaman yung tungkol sa afterlife. Kaya all other means, no, besides doon sa itinuro ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa afterlife, ay nadibank na po yun sa kanyang pagkatawang tao. So it is not wise to remain neutral about your final destination. You have to make haste and make a definite decision. Ngayon, ang tanong natin ay, what are the two major reactions from the claim of the Lord Jesus as the Good Shepherd? Una, some would accuse the Lord Jesus as the agent from hell since they are blind to His grace and the truth He can tell. At pangalawa, others would realize that the Lord Jesus as the Lord from heaven and they would follow His voice and His commands that are given. So, unahin natin, some would accuse the Lord Jesus as an agent from hell since they are blind to His grace and the truth He can tell. Doon sa sinabi sa verse 20, ang sabi dyan, He is demon-possessed and raving mad. Why listen to Him? Ito po ay akusasyon sa ating Panginoon Jesucristo bilang demon-possessed. Pero, pangatlo na po ito. Dahil doon sa 7:20, yan na po ay naakusahan na siya. At yung pangalawa ay nasa John 8:4-8. But ito po yung first and only time sa John's Gospel na ang Panginoong Jesus ay inakusahan ng pagiging raving mad. Kasi sinabing raving mad, talagang sobra po yun. Napaka superlative or insane na masasabi. Kung saan, yung pagiging insane sa kanilang paniniwala ay hand in hand with demon possession. Eh, ang Panginoong Jesus, kailanman ay hindi siya nagsalita ng mga maling salita or nag-commit man siya ng anumang evil deed. Kaya nga na sinasabi sa atin sa Pedro na, siya na hindi nagkasala, hindi man nasumpungan ang kanyang bibig ng anumang mga ika nga ay guile. No? Eh, bakit ganyan? Sapagkat yan po ay dahil sa depravity ng heart ng tao. Na nung siya'y dumating, speaking words of love and wisdom, eh sabi pa ng mga tao, siya ay nababaliw at merong demonyo. And he was not worthy to be listened to. Ito po yung tiyak talagang dark spot doon sa record ng human race. Pero, ano ba ang po pwedeng maging gamot dito sa ganyang pagkatalamak ng puso ng tao? Sa Deuteronomy 29:4, nakasulat doon na ang Diyos ay hindi niya binibigyan ang mga tao ng minds that understand. Sa iba naman ay, sa ibang version ay heart to perceive, nor eyes that see, nor ears that hear. So dito mahiwatigan natin na kinakailangan pa ng divine intervention. And in Psalms 69:23, it is written that the Lord has made their eyes dark so that they cannot see. So such is the case of these people who accused the Lord despite seeing the miracles He had done. They could not see with their spiritual eyes. And these are this kind of people everywhere. And even in our time, matatagpuan natin sila. Simply because
there are people destined for distractions. Yan po yung determinant ng wrath ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, ang ganitong mga tao ay hindi nila matitiis yung mga makarnik sila o may mga ngaral sa kanila ng ebanghelyo o ng mensahin ng pagliligtas. Makikita mo yung kanilang pagka-extreme. Yan, ilan lang sa halimbawa. Iba pa nga ay talagang nakakaranas ng pagpatay. Mayroong mga namatay na dahil lamang sa paghahayag ng katotohanan. So itong mga ganitong tao ay sila yung pwede natin masabi na destined for destruction, being the determinant of the wrath of God. Yan po ang ating point. Gaano katotoo ang punto na ito? Well, kung bubuksan natin ang Daniel 12:10 sa ikalawang bahagi nito, sabi doon, but the wicked will continue in their wickedness and none of them will understand. Only those who are wise will know what it means. So pansinin natin na lumalabas na the Lord has branded the people who would be living in the last days. Kasi sa Daniel 12, tumutukoy ito sa last days. So they were not yet born sa panahon na yun ay sinabi sa kanila. But even in the writings of Apostle Paul, the truth of this matter is being expounded without ambiguity. Halimbawa yan sa 2 Timothy 3:1-5. So you will find these kinds of people as being apathetic. Some are even in the local churches. And in the book of Revelation, apathy is compared to lukewarm water. Alam mo yung malamig na tubig, ito yung nakapighaw ng uhaw at ito ay nag-refresh ng nanunuyong bibig at alamunan. Yung hot water naman, nakagamit-gamit ito sa pagluluto at sa sanitizing. But, yung lukewarm water, yan po ay talagang kakaunti lang apil niyan. Kumbaga ay walang apil kung tutuusin. At ganyan po inilalarawan ang apathy. Sapagkat kapag ang apathy ay nasumpungan sa isang tao, anumang passion or purpose na dapat ay isipin niya, yun po ay wala na. Yung cares, yung motivations niya, para pong kinakain na ng disease. Kaya nasasayang yung kanyang talents and gifts. Kaya ano po ang hamon ito sa atin? We must keep on being on fire in serving and worshiping the true God. Avoid being apathetic and give God both your praise and your full trust. All ages alike in our days are so busy with so many things which sometimes pull them apart from God. Bakit kalimitan ang mga ito ay nakakaramdam ng apathetic or apathy sa Diyos? Ay madali po natin yan masasagot kung tayo po ay magre-reflect doon sa buhay ni Haring Solomon. Ang sabi sa 11:1-3, now King Solomon loved many foreign women along with the daughter of Pharaoh, Moabite, Ammonite, Edomite, Sidonian, and Hittite women from the nations concerning which the Lord has said to the people of Israel, you shall not enter into marriage with them, neither shall they with you, for surely they will turn away your heart after their gods. Solomon clung to this in love. He had 700 wives who were princesses and 300 concubines, and his wives turned away his heart. You see? So, kung ating iatado yan, King Solomon loved many foreign women. At nandyan yung sa ikalawang bahagi ng verse 1, yung mga description ng woman, they will turn away your heart. So, Solomon clung to this in love, no? And yung description ng woman doon, and his wives turned away his heart. So, yun po ay kasalanan, sapagkat pagsuway yun sa utos ng Diyos. Dahil ang kasalanan may kahantungan. Kaya nga, masasabi natin na when sin takes a foothold in your life, it always leads you away from God and toward an apathetic attitude toward Him. Kaya hindi na po naka-recover itong si Haring Solomon. Sapagkat Satan will use all his power to keep you from getting excited about following God. And this is a warning doon po sa Sepanaya 1:6, ang sabi mismo ng ating Panginoong Diyos, and I will destroy those who used to worship me but now no longer do. They no longer ask for the Lord's guidance or seek my blessings. You see? So hindi natin ito pinapansin, pero ito po ay napakagrabe na kasalanan. Kaya yung tendency ng self-sufficiency, yun po yung nakahinder sa ating relationship sa Diyos. Minsan naisip natin na yun ang kailangan natin, andyan lang, or magagawa, makukuha natin ang anumang gugustuhin natin sa pamagitan ng ating mga galing. Eh bakit kailanganin pa natin ng Diyos? This is a terrible mistake to even think about. Because all good things come from Him. He bestows and He takes away. Sabi nga ni Homer, ito yung kanyang quote, ito yung kanyang paniniwala, the Lord gives and the Lord takes away.
as it pleases him, for he can do all things. Pero matagal ng panahon, bago pa ito na-realize ni Homer, eh, ito mismo ang naranasan ni Homer. Kaya nga naisulat ni Homer, the Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. So ito ang nagtulak pa kay Homer na purihin ang Panginoon, yamang kanyang kinikilala na ang lahat ay sa Diyos. Kaya meron siyang kakayahan at kapangyarihan na bawiin ang anumang kanyang ibinigay. Kaya nakakalungkot na meron tayong mga dating kasama sa paglilingkod, pero masyado siyang nanatili sa paging ika nga yung mataas ang ulo, no? Or paging mayabang. Kaya nagulat na lang siya na yung kanyang head pastor ay pinaalis na siya sa paging worker ng kanilang church. At nung sabi ng mga deacon, ano pong dahilan? Ah, unang pag-usapan niya. Wala, ano, walang justification. Yeah. Naalis siya doon sa kanyang posisyon sa paglilingkod. Sapagkat sa kanyang paglilingkod ay hindi nakasentro sa Panginoon. Walang pagpapakumbaba. Meron sa kanyang apathy na damdamin. Kaya nga, don't take God for granted. So, inisip ko na baka hindi natin ito matatapos, pero since na may oras pa tayo, kaya ituloy na lang po natin. Doon po tayo sa pangalawang point. Others would realize that the Lord Jesus is the Lord from heaven and they would follow His voice and His commands that are given. Ito po ay mapapasin natin doon sa verse 21. Ang sabi ng mga iba, these are not the words of one who has a demon. Can a demon open the eyes of the blind? Yan. So, may mga ilang mga Hudyo pala doon sa audience ng ating Panginoong Yesus ang na-impress sa mga salita at sa mga miraculous deeds ng ating Panginoon. Hindi na nakalimutan yung healing of the blind man doon sa chapter 9. Kaya, hindi sila sumang-ayon doon sa nag-akusa sa ating Panginoon ng demon possession. And people like this are most likely to become believers in the future because they have seen with their eyes. Kagaya na lamang patotoo ni John Newton ng kanyang pagbabagong ginawa sa kanya ng Panginoon. Na nirecognize niya ang Panginoon sa kanyang buhay, kaya naisulat niya ang Amazing Grace. At doon ay may bahagi na ito yung awit na yon ay yung kanyang personal na karanasan. Kaya nga doon sa kanyang personal na karanasan, sabi niya, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. So right now, patuloy natin nakikita ang mga tao everywhere from all walks of life coming to Jesus. Because, and this is our point, there are people destined for salvation being determinant of the love of God. So kanina, may mga tao na destined para sa pagkapahamak sapagkat yun ang nagpapakilala ng puot ng Diyos. Sa Bible, ay merong wrath of God. Hindi na-highlight, kundi ang na-highlight lang yung love of God. At dito nakita natin yung pagkakabalanse. Si Paul ay consistent sa kanyang pagturo that salvation begins and ends with God. We can do nothing to be saved on our own merit. Kaya nag-aral si Martin Luther, ito nga yung kanyang nakita sa Biblia. Kaya nga ang sabi niya ay yon ang the saved are singled out. Not by their own merits, but by the grace of the Mediator. At iyan ang highlights din noong Ephesians chapter 2 verse 8. That we are not saved by works. By grace through faith, not of ourselves, not of works, that no one may boast or can boast. At sinusugan yan ng ilang mga talata. Salvation is a gift of God, which no man deserves. Romans 3:23, salvation is received through the means of our faith. Salvation not earned to our own merits. No? Salvation not earned to our own merits. No saved man can boast. Yan. Kaya po, merong salita ang Panginoon. Sa Bible, mabasa tayo na let those who have eyes see. Yan po ay yung diwa sa Isaiah 32 verse 3. Then the eyes of those who see will not be closed or dimmed and the ears of those who hear will listen. So may mga tao na nag-grant ng privilege na makakita with their spiritual eyes, na maalis yung kanilang spiritual blindness. Kaya sa New Testament, ang Panginoon Jesucristo ay pumunta sa mundong ito. Ang sabi niya, for judgment I came into this world that those who do not see may see and that those who see may become blind. Ito yung ating pangaral noong nakaraan na bilang magpaalala sa atin. So, meron talagang mga tao na nabigyan ng privilege. So, these are the people
who have been chosen to salvation. For God enabled them to see the truth. Such as Simon, though he was physically blind, and yet, siya ay binigyan ng spiritual eyesight. Na yung baby Jesus ay nahawakan niya. Sapagkat yun ang ipinangako sa kanya ng Panginoon. Na makikita niya sa kanyang spiritual eyesight ang pagliligtas ng Diyos. Pero may malinaw tayo na mababasa sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 13. Ang sabi doon, as for us, we can't help but thank God for you, dear brothers and sisters, loved by the Lord. We are always thankful that God chose you to be among the first to experience salvation. A salvation that came through the Spirit who makes you holy and through your belief in the truth. He called you to salvation when he told you the good news. Now you can share the glory of our Lord Jesus Christ. So may mga pinili sa kaligtasan na dadaan sa proseso. Kagaya nung ating kwento kanina, yung si Cornelius, na kinailangan, dahil pinili siya ng Diyos, kinailangan na mapakinggan niya ang katotohanan at tanggapin niya ito, paniwalaan niya ito. At ang kauyan ng order of salvation ay glorification. Kaya, panghamo sa atin, do not give up on telling the truth about Jesus, even when there are oppositions and rejections. Maaring may mga ilan na mapakinggan ka. Halimbawa, nag-share ka, pero hindi naman sila yung direktang kinakausap mo, napadaan lang, for some reasons, nandun sila. But sometimes, there are people who will do almost anything to avoid facing the truth. Pero, naniwala tayo na sa ganyan mga pagkakataon, may mga ilan dyan na tinatawag ng Diyos sa pagitan ng ating pangaral sa publiko. May mga tao talaga, kagaya ng eto, yung minsan nakapanood ako ng debate ng Muslim at saka itong si Brother James na isang Bible Baptist, talagang napaka-linaw noong pagsagot ni Brother James sa mga akusasyon ng Muslim. Napapatunayan niya na kaya niya sagutin na itikukuhari niya sa Bible at kaya niya pamalian ang Muslim na kanyang kadebate. At bihasa rin si Brother James sa laman ng Quran, kaya binabalikan niya yung kanyang kadebate Muslim at ipapakita yung mga maling turo o mga hindi katanggap na turo ni Muhammad na nandun sa Quran. At dahil kahiyahiya yung mga ilang binabanggit doon, ay tinatanggi ng Muslim. Hindi nga tinatanggap. Kaya, ito yung magkagaya ng mga tao sa panahon ng Panginoon Kristo, kaharap na mismo nila yung Diyos na sa kanila ay magliligtas. Kaya how much more sa ating panahon, talagang makaka-encounter ka ng mga tao na stubborn, na kahit na makatwiran ang iyong mga sinasabi, ay ikaw ay lilibakin pa nila. Still, there are people who need to hear the gospel. We will fulfill our ministry as part of the others in airing the message of salvations. So we must tolerate others' negative reactions in order to find God's own people. God worked through Paul and his companions para ihayag ang good news so that people could share in Christ's glory. At it may seem strange that ang Diyos ay kumikilos sa pamagitan natin. Ano ba tayo? Sino ba tayo? We are fallible, unfaithful, untrustworthy human creatures. But He has given us the fantastic privilege of accomplishing His great mission, that is telling the world how to find salvation. We can in fact tell the whole world, even in the confines of our own locations, through social media. That we should pursue to utilize these means, kagaya ng Facebook pages and local radio station. Ayan, kagaya ni Pastor Aaron Bungay ng NARA. So, kung meron akong kinakausap dito ngayon na wala ka pang relasyon sa Panginoon, ay, ang nawal pangaral na ito ang mag-utos sa'yo na pagsisihan mo ang mga kasalanan. At kung hindi ka pa tumalapit sa ating Panginoon Jesucristo, panampalatayan mo siya. Panampalatayan mo ang sinasabi ng Ebanghelyo na siya lamang, ang Panginoon Jesucristo lamang ang iyong kaligtasan. Sapagkat siya nga ay buwaba na dito sa lupa para siya mismo ang kumuha sa'yo. Sapagkat kung sa sarili mo lang, hindi ka lalapit sa Diyos. Kaya, walang ibang kaparaanan. Ayun ang sabi ng Panginoon, walang siyang ibang ibinibigay na kaparaanan para ikaw ay muling magkaroon ng relasyon sa iyong manlilikha. Ang gospel, hindi po ito propaganda. It presents facts in such a way that the reader or the hearer is still forced to make his or her own decisions about Jesus. Although may mga ma-encounter ka ng mga doubter, mga unbeliever, pero gagamitin mo yung mga questions nila para ma-clarify mo ang iyong sariling pananampalataya. Para patunayan mo na si Kristo ay hindi siya doon sa akusasyon sa kanya, kundi siya yung Panginoon ng universe. And it's time we reaffirm our faith in Jesus, we become stronger and better prepared for new challenges
and oppositions. As closing, choosing neutrality won't suffice when it comes to your life's final guise. Hasten forth with resolute precision. Decide your path. Embrace your vision. Tayo manalangin. Ama namin Diyos, nawa nga po ang kapahayagan na ito, ang mensahe na pinigay niyo po sa amin sa magitan ng pangalan nito, ay magdulot sa amin, Panginoon, na magsumigasig sa ministeryo ng paghahanap sa mga taong nawala, ang pagsulong ng lupahan, ang paglaban sa espiritual na paikibaka sa mga kaaway, at ibalik ang mga nangawawalang tupa. Kami ay gagamitin niyo, Panginoon, ang ministeryo nito sa inyong paghahanap sa kanila. Ito po'y tinuturing namin isang pribileyo at huwag nawa itong maging sanhi para kami ay magmataas, kundi lalo pa kaming maging magpakmaba. Yamang naalala namin kung gaano kami kasama, kung gaano kami kawalang kwenta, and yet, Panginoon, ginagamit mo kami sa ganitong bagay. At dalangin namin na pusigihin kami ng Espiritu Santo, nagampanan ang kas na ito habang kami may lakas pa, habang kami may kaya pa. Yamang naniniwala naman din kami na ang kakayanan namin ay nanggagaling din sa inyo. Kaya wala talaga kaming may pagmamalaki. Aming Ama, dalangin namin ang mga kakilala, kaibigan, lalo dikit ang aming mga kasambahay na wala pang kaugnayan sa inyo. Dalangin namin ang kanilang kaligtasan